Yo, welcome back sa channel ko mga kayabe. So, for today's vlog, gagawa ko ng tutorial video or explanation video tungkol sa 4-stroke engine. Kung ano ba ang 4-stroke engine, no? Kung anong nangyayari sa 4-stroke engine. Ba't ba 4-stroke engine tinawag sa kanya? Isip ko dati dahil 4-cylinder siya, 4-stroke na yun. So, mali pala ako. So, ngayon, isishare ko sa inyo kung ano yung tutunan ko o kung ano yung kalaman ko tungkol sa 4-stroke engine. Kaya, samahan niyo ako. Tara! A few moments later. Ibig sabihin pala, ang 4-stroke engine binubuo ng cycle, which is the intake stroke, compressor stroke, at power stroke at saka exhaust stroke. So, yan yung mga cycle na nangyayari sa cylinder, no? So, yan yung repeated na position na nangyayari ng cylinder o ng piston sa cylinder. So, papaliwanag ko sa inyo kung anong itsura sa loob ng engine yung 4-stroke. O kung anong, how it does work sa engine ng 4-stroke. So, ito meron akong demonstration props, no? So, ito yung gagamitin natin na para mas mapadali ko yung pagpapaliwanag at saka para mas madali nyo rin maintindihan. Ito yung gamit natin. Pagpalagay natin ito yung piston sleeve or liner, yun, bore, yan yan. Tapos ito yung piston natin. Ito yung piston, itong green na to, yan lang yung laki ng piston natin, itong green na to. From top to bottom ng green, no? So, itong sa baba, disregards na yung mga kayo. So, ito. Papaliwanag ko kung ano yung nangyayari sa piston kapag naka-intake stroke na. So, pag intake stroke mga kayabe, magmumula sa top yan ng ano, naka-top dead center muna yung piston, no, sa intake stroke. So, from top dead center going to bottom dead center. So, ganyan po yung magiging position niya sa intake stroke. From top dead center to bottom dead center. Ito po yung bottom dead center natin, ito po yung top dead center natin, which is the uppermost of the cylinder and the lowermost of the cylinder, no? Notice yung mga kayabe, kung ang bottom dead center niya ay hanggang dito at ang top dead center niya ay hanggang dito lang, mula dito hanggang dito sa top bottom dead center niya, yung space ng piston na yan from top dead center, yan yung tinatawag natin na piston displacement. Yan po yung laki lang ng travel ng piston from top dead center to bottom dead center. Yan lang yung volume na kaya niya. Ibig sabihin, yan yung mga sa piston displacement ng sasakyan, no? So, punta na tayo sa pangalawa. So, yung intake stroke from top dead center to bottom dead center, yan po yung intake stroke. So, pangalawa naman tayo, dun naman tayo sa compressed stroke mga kayabe. No? Ang compressed stroke naman is from bottom dead center going to top dead center. Yan po yung compressed stroke. So pangatlo naman, ang power stroke mga kayabe, yung from top dead center going to bottom dead center. Yan po yung kayabe. Parang paulit-ulitan siya pero yung cycle dapat kasi sunod-sunod. So ito na nga. Dahil tapos na tayo sa pagbaba niya dito, yan na yung power stroke mga kayabe. Yan yung combustion niya. So, combustion power niya. So, pag-angat naman niya ulit yan, yan na yung exhaust stroke mga kayabe. So, sasayin ko. Balik tayo sa una. Sasayin ko. Intake stroke, bababa ang piston papunta sa bottom dead center. So, compressed stroke from bottom dead center going to top dead center. Punta naman tayo sa power stroke from top dead center going to bottom dead center. So, pang-apat, yun yung exhaust stroke. From bottom dead center going to top dead center. Yan po yung mga apat na cycle na nangyayari sa 4-stroke engine mga kayabe. So, dadagdagan ko lang, no? So, ito, may drawing ako. Ang ganda, mga kayabe. Really, nigga? So, pagpalagay natin, mga kayabe, ito yung intake valve natin. Intake valve. Yan, sarado yan muna, ha? So, ito naman yung
exhaust valve natin mga kayaben. Tarado natin yan. Ayun yata sumulat ah. Ito naman yung injector natin mga kayaben. Injector. Exhaust valve. Ito yan. Ito yung intake valve. Ito naman yung exhaust port natin. Exhaust port. Or yung tinatawag natin na exhaust manifold. Yan yung tinatapon yung mga pinagsunugan ng combustion. No? So ito naman yung intake port or yung intake manifold. Ayan. Butas kasi yung port. Ayan, butas yun yung port. Ayan, sumulat. Patay. So ngayon, ito yung bore natin or sleeve natin. Bore or sleeve. Ayan. Ayan mga kayabe. Bore or sleeve natin ito. So pagpalagay natin, nandito tayo sa loob ng ano, no? So kung nandito sa top, ito yung TDC natin. TDC. Kita ba? Yan, TDC. Ito naman yung BDC. Yan. BDC mga kayabe, yan yun. Yan, BDC sa TDC. So, lapit ko lang ha. So, ngayon, ang intake manifold, intake, mga kayabe. Intake stroke, so, nandiyan dyan sa taas. Paliwanag ko lang ulit to. Pangalawang paliwanag lang to. Yan. Piston pin, connecting rod, tas yung crankshaft. So, yan po yung itsura ng intake stroke, no, mga kayabe, no? Nasa top talaga siya mag-uumpisa. From top dead center to bottom dead center. Yan. Bababa siya ngayon, mga kayabe. Para sa intake stroke niya. Bababa siya mga kayabe, no? So, habang bumababa itong piston natin papunta rito sa bottom dead center mga kayabe, magbubukas naman itong intake port natin or yung intake valve natin. Yan na yung suction. Papasok na yung hangin dito, yung airflow. Yan. O yung oxygen. So, sarado yan ha, yung exhaust valve natin. So, bababa na siya. Bababa na yung pagbaba ng piston natin, dito na siya. So, baburay natin mga kayabe, no? So, papalagay natin nandito na sa baba. So, pagpalagay natin mga kayabe, nandito na sa baba yung piston natin, no, nasa baba na, no. Habang bumababa kasi yan, lumalaki na lumalaki yung volume ng hangin dito na nanggaling sa intake manifold natin mga kayabe, no. So, ngayon, dyan na ngayon, yung second cycle niya is yung compressed stroke. Aangat naman na ito ngayon. Ngayon, bago pa umangat tong piston natin mga kayabe, sasarado na yan. Kasi yun lang yung kaya niyang ilagay sa loob. O yun lang yung kaya niyang volume. Yun yung piston displacement. Yun lang yung kaya yung volume niya. Kasi sumagad na siya sa BDC natin. Mga kayabe, no? So, aangat na siya ngayon. Dahil mayroon na siyang hangin na i-compress. Ngayon, pag angat ng piston natin dito mga kayabe, pag angat ng piston natin dyan, sensya nyo na drawing natin ha. Kita ay ganun kagaling eh. Pero at least mapaliwanag lang natin ang maganda. So, pag angat ng piston natin dyan, dahil may level yan na dito ng top dead center, bago mag top dead center yan, yan yung BTDC. BTDC. So, sa BTDC, sa mga makina kasi, may specification BTDC yan or yung tinatawag na before top dead center. May degrees yan na sinusunod sa timing ng injection pump, no? So, sa diesel na napapansin ko, mayroong mga 10 degrees, 12 degrees, at 8 degrees. So, pagpalagay natin na 8 degrees siya. So, pagpalagay natin na 8 degrees before top dead center siya, no? BTDC. BTDC. Before top dead center. So, 8 degrees before top dead center. So, bago siya mag-top dead center, dito pa lang sa 8 degrees, pagpalagay natin na 8 degrees to mga kayabe, no? Pag-fuel miss na yan.
bubukas na yung injector natin para mag-supply ng fuel. So, meron na tayong oxygen. Meron na tayong fuel. So, para mabuo yung i-combustion niya, i-compress niya ngayon. So, yun na yun. Bago siya sumagad dyan, na-compress niya na yan. Na-compress niya na yan, mga kayabe. So, ayan na. Punta na tayo sa power stroke na, mga kayabe. Then, naka-TDC na siya. Yun naman yung pagbaba ng piston. Pangit na. Giniagawa mo! Yun na yung sa power stroke. Yun na yung pagbaba na yung piston natin ngayon sa ano bottom dead center. Yan. Bababa na siya sa bottom dead center na, mga kayabe. So, habang bumababa siya, nagtatalsik-talsik pa rin niya ng ano, nagpi-fuel miss pa rin yung injector natin, no? Pero ito, nakasarado na to. So, ngayon, habang bumababa yan, mga kayabe, lumalaki ng lumalaki yung volume dito sa combustion chamber. Kabuuan nun, yun yung tinatawag na atmospheric pressure, no? Mga kayabe. Habang bumababa siya, bago pa siya mag-BDC o mag-bottom dead center, bago pa siya mag-bottom dead center, puputok na yun, mga kayabe. Kasi, pagpalagay nyo, mga kayabe, isang goma, banati mo ng husto. Pag nasagad mo na yung banat niyan, malamang yan, mapuputol yan. Yun naman, kagaya naman dito sa bottom, sa combustion ng intake stroke. Power stroke, sorry. Habang binabanat niya ng husto yan, pababa ng pababa yung piston, ang nangyayari, palaki na palaki yung volume ng atmospheric pressure. Kaya, yun yung dahilan na pumuputok ang cylinder. O yung combustion niya, na combustion niya. So, doon na tayo ngayon sa exhaust kasi pumutok na, no? Nakababa na siya sa BDC, mga kalyabe, no? Aangat na yung piston natin ngayon. Paangat naman na siya ngayon, no? Mga kalyabe, aangat na. Bago pa umangat yan, nakabukas na tong exhaust natin. Exhaust port natin. Yun yung exhaust valve natin, nakabukas na. Bababa na siya. So, meron ng way ng flow ng air, ng ano dyan. Pinagsunugan yung combustion niya. So, itatapon yun na sa port habang umakit siya dito sa BDC. Ay, sa TDC. So, hanggang dito na lang, mga kayabe, no? Sana nakatulong yung explanation video ko. Dagdag kaalaman at kalinawan kung ano nga ba ang four-stroke engine, no? So, sa mga hindi ko pa kayabi dyan, subscribe to my channel para hindi ako mapalayas ng asawa ko. Shout out kay Ogie Dumangkas, kay Paulo, sa kang tunay na kayabi, kaibigan.